Exempted dapat sa enhanced community quarantine ang mga medical worker o mga frontliner sa laban kontra COVID-19. Sa mga tulad ng health workers, una dapat sa listahan na ma-exempted sa enhanced community quarantine. Lalo pat kailangan ngayon ang kanilang serbisyo. Pero paano sila papasok sa trabaho kung kansiladong pampublikong transportasyon? Noong March 17, yun yung pinakaunang araw ng enhanced community quarantine, pumapasok yung mga balita na ang daming mga health personnel ang hindi nakakapasok dahil walang public transport. As the reports were coming in, inaabangan namin at hindi na kami papakali ng staff. Alam namin kung gaano ka-urgent para sa mga health workers at iba pang frontliners yung public transport. Sinabi ko sa aming staff na, bakit kaya hindi tayo mag-offer ng free shuttle service? Yung Angat Buhay partner namin na pinakauna na nag-respond, yung Ube Express, nung umuo sila na pwedeng mapahiram yung mga bus nila para magamit for shuttle service, nagpaalam kami kay Defense Secretary Delphine Lorenzana kung pwede kaming payagan na makapagbigay nga ng free shuttle service. Yun, in less than 24 hours, nagawa namin yung lahat. Napag-ugnayan sa pamahalaan, makapag-ugnayan sa private partners. Clean up namin yung mga ruta. Ang daming OVP staff nag-volunteer maging dispatcher, nag-volunteer na mag-conductor, nag-volunteer na mag-admin officers. So March 18, larga na. May libreng sakay din ang Office of the Vice President para sa health workers. Magpakita ng valid ID, sumailalim sa thermal scanning, at mag-alcohol bago sumakay ang medical worker. Magkakalayo na upuan ng mga tao sa bus at may suot na proteksyon ang driver. Yung first week na yon, ano talaga, parang trial and error sa amin. Nag-start kami na 6 routes. Natapos ng 8 routes, nag-start kami na Ube Express lang yung kapartner. Nung nagdagdag ng rota, naging kapartner na din namin yung Diamond Motor Corporation at Pilipinas Auto Group Incorporated. Yung Sea Oil Foundation, naging partner namin. Dahil kulang kami ng staff, nag-call na kami sa volunteers. During the entire 1 week run, nagkaroon kami ng 176 na external volunteers, tumutulong din maging dispatcher, maging conductor, and everything. Umandar talaga siya, hindi lang dahil sa partners, pero dahil sa OVP staff, saka dahil sa volunteers. So ito talaga collaboration ng gobyerno saka ng private na citizens. At napakaganda kasi maraming magagandang kwento. Merong birthday nila, nag-volunteer. Merong wedding anniversary, yung ginawa ng mag-asawa, nag-volunteer. Ano talaga? From all walks of life. Kaya ito naman yung maganda sa exercise kasi mararamdaman mo na lahat na tao nagpipitch in. Ma'am, thank you. Okay, ingat po. Ako po si Butch, isang volunteer. Ito na yung ambag ko sa ating mga frontliners na araw-araw sila yung pinakakailangan natin ngayon sa ating lipunan. Even though ito lang yung maliit na bagay na may contribute ko, malaking bagay ito para sa mga natutulungan ng Office of the Vice President, yung mga taong at yung mga frontliners natin na araw-araw hindi sila pwedeng kumigil sa pagtatrabaho nila dahil sila yung kinakailangan natin ngayon. Naisip ko mag-volunteer dahil kailangan na rin ng bayan eh. Gusto ko rin yung makatulong sa mga kapwa ko. Medyo may nervyos kasi nga pandemic eh. Pero binigyan naman kami ng mga PPEs para makaiwas sa mga frontliners. Pero alam ko may nervyos din sila, pero kumikilos dahil sa para nga sa bayan. Hindi iniinda yung mga kung sasahurin ba o wala. Para makatulong sa bayan, yun ang nakita kong ginagawa nila. Parang feeling ko po parang hindi nakadalawang isip kung sakali man na nung tinanong ako na gusto ko po mag-volunteer, parang walang ganun. Parang mas inisip ko agad, ano yung pwede natin gawin? So, nung may gagawin na, agad-agad naman tayong
tumugon dun sa hamon na sumama dito sa shuttle service po. Halo-halong emosyon po. Pero overall, mas nanginibabaw yung fulfillment. Kasi po, parang yung mukha ng mga nasasakay mo sa daanan kapag mula sa paglalakad ng 2-3 oras, masasakay mo sila. Priceless po yun. Pagpapasalamat din sa kanilang lahat, sa Ube Express, sa Diamond Motor Corporation, sa Pilipinas Auto Group Incorporated, sa Sea Oil. Kasi without them, hindi namin magagawa yung servisyong ito. At syempre, pasalamat din sa lahat na mga taong tumulong. Sabi ko kanina, yung external volunteers. Ito mga OVP staff na nag-volunteer, naging dispatchers, conductor, naging utility, drivers namin yung nag-volunteer para makatulong sa pag-shuttle din sa mga bahay-bahay ng mga volunteers namin na nagpa-participate. Pati yung Vice Presidential Security, tumulong din sa amin. Yung nagpo-provide ng security sa akin, saka sa aming opisina, nag-volunteer din, sumasama sa mga bus, nagsisecure na yung ating mga frontliners maging maayos. May OVP staff na work from home, pero sila yung nagde-design ng mga mapa, ng mga ruta. Sila yung nag-aasikaso ng information dissemination. Sila yung nagla-live updates both sa Twitter saka sa Facebook. Merong mga naka-assign, naka-duty, tumasagot sa mga tanong sa social media. So lahat na ito gusto namin pasalamatan. Binilang namin more than 10,000 frontliners at mga kababayan natin yung natulungan ng shuttle service natin. Ito po isang malaking pasasalamat, isang karangalan po namin na makasama kayo sa inyong paglalakbay at isang karangalan namin na kahit papano nakapag-ambag kami at kahit papano napagaan namin yung kahirapan na pinagdadaanan ng mga bayani natin sa panahon na to, mga taong nag-aalay ng kanilang buhay para sa atin lahat.